May paayuda ang gobyerno para sa mga OFW na hindi pa rin natatanggap ang atrasadong sahod mula sa isang naluging kumpanya sa Saudi Arabia. Kung magkano, alamin po sa pagtutok ni JP Soriano. Mahigit 3 buwan na mula ng ipangako ni Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman kay Pangulong Bongbong Marcos na aakuin ng Saudi Arabia ang hindi pa nababayarang sahod ng mahigit 10,000 OFWs mula sa mga na-bankrupt o naluging oil companies. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito naibibigay ng gobyerno ng Saudi dahil marami sa mga apektadong OFW ang wala pa ring trabaho. Magbibigay muna ng 10,000 pisong ayuda ang gobyerno ng Pilipinas sa bawat isang apektadong manggagawa na mga unpaid wage sa Saudi. Ang pondo nito manggagaling sa DMW at DSWD. Doon sa mga claimants, we are extending this humanitarian package. It may be modest, but I hope that somehow makatulong, lalo na sa mga may sakit ngayon, yung mga hindi na makahanap ng trabaho, at lalo na sa mga nag-pass away na, no? Doon sa mga byuda nila. Isa sa mga naghihintay pa rin ng sweldo si Eduardo na ilang taong hindi nabayaran ng sweldo na pinagtrabahuhan sa Saudi company hanggang sa magsara ito. Yung bahay ko nga na hindi ko na ipatapos. Yung anak ko hindi ko na patapos yung bunso ko dahil saka ko lang nga sa pinansyal. No? Nag-a-apply ako ng trabaho, hindi na ako matanggap kasi 59 years old na ako. Napakabigat yung talagang mahirap. Sabi ni Migrant Workers Secretary Susan Ople, nagbigay raw ng commitment ang Labor Secretary ng Saudi sa kanya na matutuloy ang naturang pangako. Sa March 19, nakadakdang pumunta ng Saudi si Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia upang ipagpatuloy ang pag-uusap para maiproseso ang pagbibigay ng mga back wages sa 2015 pa sinisingil. Agad daw magbibigay ng update ang DMW kung ano man ang maging resulta ng pag-uusap na ito.